yung kasi alam mo ibang late yung importante yung nakapasok na ang babasa sa baka sila rin si gustong mag-attend ng misa. Pasahan mo ng ano? Bisyo doon eh. Wala, bisyo siguro. Bisyo sila. O baka naman doon sila patisimba sa iba. Sayang lang po na ako. Hindi mo. Makakaano sa akong fastidio sa inyo. So sa kanila. 10:30. Misa chika ka dito. I-share ko itong misa para makita mo. I-share nyo nga dahil katulad daw na siya, Pepe. Napapanood niya lang pag nag-share, katulad siya, Tima Ridao last week, i-nag-share. So doon niya napanood, dahil hindi siya makapanood ng ano. Ayan naka-live si Father ngayon. Share nyo na lang. Hindi makita yung live ni Father. O di mag-share na lang ang atin. Ngayon pa lang siya live ko. Para mapanood nung ito. Labi mo din. Dito. Father. Dito sa kanila. Kita, huwagan ng ayos. Dilim. Iyong tuproba. Marami daw sa'yo pagkain. Sino na yan? Tuproba kong matilim. Maraming pagkain. Hindi, matilim na ang tingin ko. Baka ito na may ano-ano din. Hindi na makikita. 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 Bago tanggal. Hindi mo. Ba't magkatapit yung dalawa? Ayun o. Pero ito yun. Ako din. Panganib yun sa ulo. Ito siya pa eh. Katalugan pa yun. Sumapit. Ari ang ating video pa yun. Kapila. Pinuluan ko na ako yung yung meeting ID. Ikaw ba ba? Yung link na nasa diretso na yun. Yung matamay. Yung? Kaling ka nung isang araw tayo kinapos na wala sa ano, dahil hindi ako natin nakita. Haleluya. Parang haleluya. Oy, may kasama si Father. Ay, may ostya na ako! May ostya! Anniversary ng kanyang nanay ngayon. Ah, agurin ko, Father. Happy anniversary! Namatay. Ay! Sorry. Okay naman, dugtungan nyo kaagad. Kala man, ay, kita ma. Ano po, peace. Pwede siyang galing ko na. Wait lang ako kasi nag-live ako. Malino kong galing. Ay, ayo. Ayun, time lang. Babasa ka. Wait, jacket. Yeah, dito. Father, last 5 minutes. Oh. Oh, wait lang kasi nag-live ako. Sige po. Start na po. Inaayos ko yung live kasi. Di ba masyado malakas yung volume ko dito? Yeah, pwede na natin po ayan. Kung gustong i-mute, i-ano lang, i-touch lang. Can he come? Minihanda pa yung gasto. You move it because it will be seen from the camera. Hindi pa nga naka-base. Hey! Tio! Ending! Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year din! Alam mo. Chanida! Chanida! Naka-live na, so hindi na tayo mag-iingay. Eh. Ah, I need that one. Sorry. Wala nang ano sa nano. Wala nang...
Eh, wala akong, walang WhatsApp. Parang nag-feedback dyan sa isang. Sino, merong nag-echo? Lahat may nag-echo. Low sound check. Hanggok malagunan. Wala naman ako. Alam mo din, gugupitan ko. Ako nga nino. Palagin mo na. Ganda pa lang manal ng dingin. Tasabihin ang lahat na ano. Kay ko. May nag-i-echo, please lang pahinaan yung volume. Wala pa na pala rin akin. Unang mag-communicator ngayon. Hindi ang atin. Ako po. Sige. Mag-communicator si Mila. I-kukuhan ko muna yung lahat ng sounds, ha? Tapos, ang naka-on lang muna ay kay Ate Mila at saka kila... Ate Malo, sa'yo ba ang naka-on o kay Rigan? Sa akin. Kay Ate Emmy. Emmy. Ah, Ate Emmy. Sige, sandali. Oh. Kasi naka-on. Oh, isa lang ang ginagamit namin din sa bahay. Sige. Ipupa ko na, ha? Pipindutin ko na to. Dapat nga may naka-isang kanya. Ang naka-on lang ay si Ate Mila. Ate Mila, paki-on ang iyong nawala tuloy. Wait lang. At saka kay Ate Emi. Alin dito ang Ate Emi? Kaya itong Galaxy A51? I-on yung audio. Ate Malu, pa-on ang audio nyo. Salamat. Okay. Kay Ate Mila, okay na? Okay na po. Okay na yun. Sige, hintay lang ha. Hindi ko mapindot itong live kasi meron pang nakilang kapistahan ni Maria ng Diyos. Okay na. Angels be with you. Lagi pa naman ang pusa eh. Nawala yung sambuhay. Papasahan ka namin. Eh, dito, ito na. Nakita ko na. Yung nga lang, hindi makita sa screen. Yan. But you can move a little bit here. That's angels. Oo. At isang buhay para at least natin sa 7. Kaya maya, mag-isang. January 1. Five nine.
Siya, tayo sanay ng malo. Oh, ano tao tayo dun? Wala tayong susi. Ay, siya, maragad ang kuhanin mo yung kulay jalo. Yung amin na hiya, amin pinipipit. Ako parang di mo kita halaga. Sige tayo. Okay po. Okay, sige, latay ko na ha. Wait lang. Ay, kailangan daw ng title. Dakilang kapistahan ng ni Maria. Ina ng Diyos. Nasa Facebook na ho, nasa aking sa inyong ano, sa wall ni Father. Nasa aking wall. Magandang tanghali po sa ating lahat. Isang masaganang bagong taon sa ating lahat. Happy New Year. At unang araw, unang misa sa 2020-21. Tayo po'y sumabay sa awit na Angels We Have Heard on High. Ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Happy New Year po sa ating lahat. Buon anno a tutti. Naway itong bagong taon na ito ay magdulot sa atin ng pagpapala at maraming biyaya na dumating sa ating buhay at sa ating bansa. Naway maging masaya at masagana ito. At sana'y yung mga minimithi ninyo ngayong taon na ito ay matupad. Matupad din ang minimithi natin sa ating buhay, sa ating bansa, at para sa lahat. Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang Ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pagdiriwang pangdaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaan, dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. At ngayon din sa ating misa na ito ay isama natin
ang special intention ni Father Fred na kasama ko ngayon dito para sa kanyang ina na si Henrica na anniversary ng kanyang pagkamatay. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid nalubha akong magkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Aming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pakinggan natin ngayon ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain kanawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kaniya at subaybayan. Lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita. Pagpapalain ko ang mga ito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pakinggan po natin ang Salmo, aawitin. Love me.
Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama. Ama ko, kaya't hindi ka naalipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, Alleluia, Amin et Amin, Ota Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, na ayon sa ibinalita ng sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon at naway kahabagan kayo at subaybayan. Lingapin kayo nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Muli, Happy New Year po sa ating lahat, sa lahat ng members ng community at sa lahat ng sumasubaybay dito sa ating live na misa ngayon. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Maria na ina ng Diyos, kasabay ng pagpapasalamat natin sa mga biyaya at pagpapalang darating pa mula sa itaas. At alam ko, ako umaasa at alam ko kayo din ay umaasa na ngayong 2021 ay ang biyaya ang mas mangingibabaw kesa sa kamalasan, kagaya ng siguro masasabi natin na maraming nangyaring hindi ka nais-nais itong 2020, pero kung tutuusin marami din tayong biyaya na natanggap nitong 2020. At sana'y mas marami pang biyaya tayo matanggap ngayong 2021. Para sa ating reflection ngayong araw, ang ating mga salitang pagninilayan ay kung kukunin natin ang unang letters ng kanilang mga salita, ay mabubuo niya ang salitang ina o I-N-A. Ba, hindi ko muna susundin yung aking laging ginagawa na pare-parehas yung simula ng salita. So, ang unang salita ay ingatan, ang pangalawang salita ay nagmadali, at ang pangatlong salita ay sa salitang English, ask o hingi. At lahat ng ito, itong tatlo, ang pag-iingat at pagmamadali at yung paghingi, pagsumamo, ay equals to pagpapala. Ingatan. Sabi sa atin sa Ebanghelyo na pinagbulay-bulay ni Maria ang mga katagang binanggit sa kanya ng mga pastol. Iningatan ni Maria ang lahat ng mga pagpapalang sinabi sa kanya ng mga taong nakilala niya nang siya'y nanganak kay Jesus. Iningatan niya lahat ng kanyang napakinggan at inilagay niya sa kanyang puso. Iningatan, inipon ni Maria sa kanyang puso at isipan ang mga pagpapala at kababalaghang nangyayari sa panahong iyon. At ang pinakamahalaga sa lahat, iningatan niya sa kanyang sinapupunan ang pinakadakilang pagpapala sa lahat ng pagpapala. Yun ay si Jesus. Kung kaya't nararapat siyang tawagin natin na ina ng Diyos. Iningatan niya ang batang paslit na nakapagpabago sa ating pagkatao mula sa pagiging alipin patungo sa pagiging mga anak ng Diyos na nagbibigay din sa atin ng karapatan upang magmana ng kaharian ng Diyos sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos kagaya ng napakinggan natin sa ikalawang pagbasa. Ang pagiging ina ni Maria kay Jesus ay hindi lang isang pagpapala sa kanya, kundi isa ring pagpapala para sa ating lahat. Kagaya ni Maria, mga kapatid, dapat ang mga bagay na ating kinikimkim at iniingatan sa ating mga puso at isipan ay ang mga magaganda at mabubuting bagay. Hindi dapat natin itinatanim, iniingatan, pinapanatili sa ating mga puso at isipan ang mga sakit at hinanakit nitong taong 2020. Dahil kapag tayo ay puno ng, dahil paano tayo magiging blessing sa iba kung ang laman ng ating puso at isipan ay puro sakit, galit, pasanin at puot. Hindi lang ito sagabal sa pagpapala ng iba, kundi sagabal din sa pagpapala na sana'y darating sa atin pero hindi natin makuha sapagkat puno ng puot yung ating puso imbes na pagpapala yung ilagay natin dyan sa puso natin. Subukan mong puro galit
at paghihiganti ang itinim sa ayo sa iyong puso o sa iyong isip. Sigurado, hindi ka magiging masaya. Sapagkat makikita mo yung ikinagagalit mo, masaya, at ikaw, galit na galit dyan, na nanggagalaiti, etc. Mamumuhay kang puno ng pait at galit habang ikinagagalit mo ay nagsasaya at maligaya. Kung gusto mong maging masaya itong 2021, pues tanging ang mga magagandang bagay at pagpapala lang ang ingatan mo o ingatan natin sa ating puso at sa ating isipan. Pangalawang salita, nagmadali. Nagmadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang sila'y sinabihang pumunta, pumunta sila. Hindi na yung, saka na, mamaya na lang, hintay muna. Kundi pag sabing pumunta, pumunta talaga sila. At nang dahil sa pumunta sila, natagpuan nila si Maria at ang batang pagpapala. Mga kapatid, alam ko, uso, normally uso kapag New Year, yung New Year's resolution, di ba? Kung talagang importante, kung talagang balak mong magbago, yung New Year's resolution mo ay magbago, pues gawin mo na mismo ngayon. Magmadali, hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa, hindi na kailangang patagalin pa. Ngayong taon ito, mas maigi na simulan natin ito ng tama. Kung may mga importante tayong dapat asikasuhin, huwag na tayong magsayang ng oras. Gawin na kaagad. At for sure, matatanggap natin ang pagpapalang kaakibat ng paggawa nito. Kagaya ng isang ina, hindi niya pinapatagal kapag humihingi ng pagkain yung kanyang anak. Hindi niya pinapatagal kundi nagmamadali siya lalo na kapag nakita o narinig na umiiyak na ang kanyang anak. Kapag ipinagpabukas pa natin ang mga dapat na gagawin na ngayon, sana sanay ngayon na, baka ang biyaya, ang pagpapala na sanay ating matatanggap ay bigla na lang maglaho. Biyaya na sana naging bato pa dahil hindi natin kaagad ginawa ang tama. Pangatlong salita. Ang ikatlong salita ay yung salitang banyaga na ask o paghingi o pagsumamo. Actually, ang pinakang akmang salita na pupwedeng gamitin dito ay yung humingi o banggitin. Banggitin ang pangalan ng Diyos. Ganito nila babanggitin, sabi sa first reading, ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Nangako ang Diyos na kapag tinawag ang kanyang pangalan, ay igagawad niya ang pagpapala. At kung ito'y kalooban ng Diyos, ang pagpapalang ito ay darating. Naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo na kung tawagin natin ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ni Jesus, ang iyong hinihiling ay iyong matatanggap? Kung tatawagin ba o kung tatawagin ko ang pangalan ng Diyos upang kayo ay pagpalain, kayo ay makakatanggap ng pagpapala, maniniwala ba kayo dyan? Alam ko naniniwala kayo, kaya nga lagi kayong nagpapadasal, lagi kayong nagpapamisa, lagi niyong hinihingi, Father, ipagdasal niyo naman kami. Hindi lang naman ako ang pwedeng gumawa nun, kundi pati din kayo, banggitin nyo lang yung pangalan niya. Gusto nyong tumanggap ng pagpapala? Tumanggap ka, tumawag ka sa Panginoon upang ikaw ay pagpalain at pagpalain ang iyong pamilya at ang iyong kapwa. Ang pag-iingat o pagtanim ng mabuti sa puso at isipan ay isang uri ng pagpapala sa sarili at sa ating kapwa. Kapag ginawa naman natin ang tamang gawain doon kaagad, ito rin ay pagpapala sa sarili at pagpapala sa ating kapwa. Ang tawagin ang pangalan ng Diyos
sa anumang magagandang hangarin at pangarap sa buhay ay isang paraan ng pagpapala natin sa sarili at sa kapwa. Mga kapatid, naway ang Diyos na ginawang posible na si Maria ay maging ina ng kanyang anak, ang ating kapatid na si Jesus, ay ibuhos nawa sa atin ang kanyang pagpapala, ibuhos nawa sa inyo ang pagpapala ngayon at magpakailanman, at kung saan man bahagi ng mundo, naway ito'y madama. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kayo at subaybayan, lingapin kayo at bigyan ng kapayapaan, bonano at tuti. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinakda ng Diyos ang araw na ito bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kaligtasan at pag-ibig. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Silbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas natin si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Naitaguyod nawa ng mga naninimbihan sa ating pamahalaan ang kanilang mga gandang adhikain na may paggalang at pangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig, pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Makita nawa ang bunga at yabong ng ating pananampalataya sa kilos at gawa ng bawat Kristiyanong Pilipino habang ipinagdiriwang natin sa taong ito ang 500th taon ng Kristiyano sa bansa. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghilom at makabangon nawa ang buong mundo mula sa pandemya ng COVID-19. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga kapangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin yung mga pasasalamat ng mga sumusunod nila Fidela Castillo at ang buong pamilya, nila Edna dating Ginoo at ang kanyang pamilya, nila Marilu Maliglig at ang buong pamilya, ni Mr. and Mrs. Rolly Amboy at buong pamilya, nila Mr. and Mrs. Fernan Gutierrez at buong pamilya, Mr. and Mrs. Porferio Maliglig at buong pamilya,
nila Maria Reyes and family, Magbuo Kasapaw family, Dalisay family, De Lunas family, Garcia Maliglig family. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Gayon din isama natin ang mga taong humihingi ng pagpapala at blessing para sa kanilang lahat. Sila Emmy, ang aking mga kamag-anak sa Pilipinas at ang inyong mga kamag-anak din. At ganun din sa mga kaibigan natin na humingi sa atin ng panalangin, manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Gayon din isama natin sa ating panalangin ang ating mga kapatid na pinagpala na nakasama ng ating Panginoon, sila Henrika, sila Batoy, si June, si Alex, si Anastasia, si Alberto, at saka si Juanito, manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama, batid mo ang aming pag-iiral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maiayo namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen. Pakinggan po natin ang paghahandog ng sarili. Hinihiling mo ang nangyari ko, lahat ng ito'y natula sa iyo. Muling hahandog sa iyo, buong puso ko itaalay sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong kasampayan ng pangalan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmula at nagkaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at parating mo kami sa kaganapan ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At may
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng, totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo Panginoon, pinagpala ang Diyos sa kaitaasan. Santo, 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 Santo Panginoon, Santo, Santo, Santo Panginoon, pinagpala ang Diyos sa kaitaasan. Santo, 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 Santo Panginoon, Diyos. Ama naming banal, dapat kang purihin ng Tanang Kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong anak. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gumitari, sa bini ay nilihari, pinagpapakitinumin, pinagsasaluhan natin. Ang pagsas ka'y dumating, ang pagsas ka'y dumating.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Lubin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang asawa, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni San Antonio Maria Claret, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francesco na amiring obispo at ang tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maahuin, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao, lalong-lalo na si Hendrika at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Alalahanin mo rin sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo,
sa amin ang pananampalataya mo. Kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sabagat sa iyo ang kahapian, kapag lalirahan at ngayon at magpapakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Be with you. Happy New Year. Pero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. O pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Puntero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ito ang Kordero ng Diyos, ang pagpapala nating lahat. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Awitin natin ang Silent Night. Si Jesucristo ay buhay noon pa mang nakaraan. Siya rin sa kasalukuyan, siya pa rin magpakailanman at magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan. Kaming nagsasalo-salo sa piging na banal, ay magkapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Meron po ba tayong announcement? Ate Malu? Sige, sige. Isa pong magandang tanghali ulit para sa ating lahat. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng nakasama natin ngayong araw na ito. Sa inyong lahat, sa lahat ng member at hindi member ng community na nakasama natin. Salamat sa inyo at tumugon tayo sa paanyaya ng ating Panginoon na makapag-misa tayo ngayong araw na ito at magkasama-sama. At ganun din, ring grazie mo anche Padre Fred, Padre Louis, grazie a voi due, buon anno. Yan, grazie. E po, isa na sa ating lahat, isang mapagpala at isang punong-puno ng pag-asang bagong taon para sa ating lahat. Sana itong umpisa ng taon na to ay magbigay sa atin ng ibayo pang katatagan, kalakasan, at magkaroon tayo ng panibagong inspirasyon para sa pagtahak natin sa bagong taon na ito. Sana itong taon na to ay naiba sa nakaraang taon. So, ganun lang. At maraming salamat sa inyong lahat. Buon anno a tutti. Kita-kita ulit tayo sa sunod na meeting sa linggo.
Linggo nga siya. Para mawala ng biro. Yung, oo. Yung readers sa kanal lang din i-announce sa Timalo, di ba? Oo, sana dahil, oo. Salamat sa lahat, sa mga readers, sa lahat ng nag-participate, sa inyong lahat. Salamat ng maraming marami. Itakita ulit tayo sa Linggo sa ating online na virtual misa. Salamat din sa ating choir ngayon. Ayos lang. Grazie a tutti. Sige, wala din akong announcement gayon pa man sa Sunday. Kita-kita ulit tayo sa Red dahil hindi pa rin naka-lockdown pa rin tayo sa Sunday. Huling para yun ang huling online mass natin, then sa kasunod ay pwede na physically ulit tayo magsama-sama dito sa chapel at makapagmisa na nandito tayo lahat nagkikita-kita. Muli para sa lahat, Happy New Year at sana'y maging masaya at maging maganda ang bagong taon para sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagsiyuko kayo habang iginagawad ko ang pagbabaspas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa iyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Magkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig ng pag-asang matatag at pag-ibig na matiyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sama-sama po nating awitin, ang Pasko ay sumapit. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawin ng magagandang ibig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig ng si Kristo'y isina, may tatlong halos na sinanaw. Ang bawat isa ay nagsipag ang Diyos ng tabi-alay. Bagong taong ka'y magbagong buhay, nagulitaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang mapagdarati ng kasaganaan. Tayo'y magsiyawin ang mga kasaganaan. Ang ano ay sumapit ng isang pinalulot ng dami. Tayo ay magmahalan ating sundin ang iyong tumarap at magbuhat tayo kahit hindi pasto magbigyan yan. Bagong taon ay magbagong buhay, magluli kaya ang ating bayan. Tayo'y magsita upang makapagdanamin ang kasaganaan. Tayo'y magpag-iawin habang ang mga'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ang sabunagulat ang langit. Tayo'y magpahalan ating sumukit ng aral
Magbuhat kayo kahit hindi Pasko ay mabibigayan. Magbuhat kayo kahit hindi Pasko ay mabibigayan. Happy New Year sa lahat! Grazie, Bebe! Grazie! Pwede nyo nang i-on ang inyong microphone. Usap-usap na. Anday na, hindi ako ng permission nyo na para may ko bigay yata na pindot. Ah, okay lang. Padala ko sa inyo yung permission. Ni-record ko rin. Ah, okay. Grazie, Father. Grazie sa inyo.